Kailangan natin ng arrangement pag kinukuha mo si Abby. Hindi yung basta-basta mo lang siya dinadala kung saan. Gusto malaman ng bata kung saan ako nakatira. At saka sinabi ko naman sa'yo, di ba? Andito ka nga, oh. Bakit may magagawa pa ba ako kung nandito na siya? Ang gusto ko, sinasabi mo sa'kin kung saan kayo pupunta kapag kinukuha mo si Abby. Hindi mo man lang ba naisip na puro kayo lalaki dyan? Sa tingin mo ba, hahayaan ko may mangyari sa anak natin? Sinabi mo na ba sa kanya na alis ka na ng bahay? Hindi ako nagsisinungaling sa bata. Para ano? Ako yung lumabas na sinungaling sa kanya? Sino nga ba sa atin yung nagsasabi ng totoo? Ano gusto mo pala sabihin natin ng totoo eh? Sige, sabihin na rin natin sa bata na maghihiwalay na tayo. Yun ang gusto mo, di ba? Para masolo mo si Abby? Hindi, Liana. Hindi ikaw ang magdidikta kung paano ito matatapos. Huwag na huwag mo akong pupunuin, Victor. Pinagbibigyan lang kita ngayon. Dahil ama ka pa rin ng anak ko. Pero sa susunod na tatakutin mo ko at kukunin mo si Abby nang hindi nagpapaalam sa akin, sinasabi ko sa'yo, dadalhin ko sa korte to. At sisiguraduhin ko na sa'kin mapupunta ang anak ko. Wala ka talaga ni katiting ng pagsisisi, ano? Bakit? Sa tingin mo may laban ka? Ano ba narating mo? Ang magtrabaho sa bulok na gym na to? Ang alam mo lang naman, mangbugbog ng taong walang dapat sa'yo! Ano? Noon pa man, tarantado ng tingin sa akin ng mga tao. Pero nagbago ko para sa'yo, Liana. Pero sa ginawa niyo, wala nang rason para magpatino ako. Kaya wag na wag mo kong pupunuin, Liana. At wag na wag mo kong pipigilan pagdating kay Abby. Dahil kaya kong ibalik ang dating pangis ko.